Okay, mga kababayan, malagayang pagbabalik. For today's video, tampok natin dito ang isang newly constructed passenger fiberglass boat na si Lucky East. Lucky East. Owned by Chiodoro Dukdukan ng Basay, Samar. So, nagawa ito mga kababayan, year 2023. Bago lang ito, bahong ngain. Meron itong sukat na 13.74 meters yung haba. 13.74 meters yung haba. Saka yung lapad naman ay 1.52 meters. 1.52 meters. Yung inner lang ito, mga kababayan, na hindi yung sa labas. Yung sa hull mismo, lapad ng hull. At saka lalim naman na 1.30 meters. So maliit lang to mga kababayan. Kung gusto ninyong magpagawa, ang gumawa nito ay si PCD Boat Builder of Basay, Samar. Basay, Samar. Ang expected cost, ano pala, yung cost pala nito is umabot to ng 3.7 million pesos. Year 2023. 3.8 or 3.7. Sa kanya lang. Sa kanya. Because self-constructed to. Siya ay boat builder. Siya ay isang operator. Kaya yun ang gastos niya. 3.8 million. Estimated. Fiberglass. Pure fiber. And capacity is 40 passengers. 40 passengers. So, meron pala itong gross tonnage na 6.30 gross tonnage at net tonnage na 1.90 gross tonnage. So, ibig sabihin, yung license na gagamitin para sa kapitan dito ay boat captain 1 license. At exempted sila sa Seaman's Book. Yung requirement lang ay Seaper's Identification Book and boat captain 1 license. Samantalang sa engine kilowatt naman ay meron itong 126.76 kilowatt. Ang gamit na makina is Mitsubishi. Mitsubishi 6-cylinder 4-cycle engine. So automotive, mga kababayan, kinonvert into marine engine. And marine engine. Marinated engine. So, yun ang kanyang specifications. So, kompleto na siya. Meron siyang life wrap sa taas. Kung makikita niyo yung kulay orange, yan ay tinatawag na life wrap. Kasi, ang gamit dyan is para magkaroon ng temporary nakakapitan yung mga pasahero at crew. Kung sino mang in case of emergency. Para hindi maghiwalay-hiwalay yung mga passengers if in case lumubog yung vessel. So yan ang gamit ng life wrap para madaling ma-rescue ang kanyang mga pasahero if in case may emergency, magkaroon ng abandoned ship. So yung ano pala dito mga kababayan, yung travel time from sa kanyang ruta from Tacloban to Basay, Samar is nasa 15 to 25 minutes lang naman. 15 to 25 minutes. And daytime navigation only. So makikita na natin, meron din siyang life saving equipment. Meron siyang life ring sa gilid at saka life prop sa taas at sa mga life jackets under seats. Complete din siya ng navigational equipment. Yung makikita niyong kulay green at red sa port and starboard.
So the basic nga ano nito mga kababayan, no? Yung design niya is a trimaran vessel. I think design ito kay Engineer Gob Cebu. Kung gusto niyo magpa-design, pwede niyo siyang kontakin sa kanyang numero. Yan si MB Lucky East Pure Fiber. So pag masdan yung maigi kung gusto niyo magkaroon ng modernized vessel, kailangan mo gawin is to choose the design. Kung ano bang nararapat na design, anong gusto mo. And then, mas stable na design at reliable, seaworthy. Kumbaga, stable design para sa, depende kung anong takagat ang meron kayo. Diba? So, this is MB Lucky East. Again mga kababayan, ito ay 3.8 million pesos, 40 passenger capacity, and then 6.3 gross tonnage. Ako ang hirap mag-vlog-vlog, no? 6.30 gross tonnage, wala. Oh, ano pa to? Yung ginawa, paggawa dito, pagpagawa kayo, it will cost you mga 3 to 6 months lang naman, depende sa budget. So, tingnan ninyo, dapat magpagawa na kayo mas early, mas better, di ba? Bakit? Kasi yung presyo ng fiberglass is tumataas ng tumataas. Before, yung isang drum ng fiberglass resin is around 20,000 lang, ngayon nasa 60,000 na yung whole set. Baka abot pa yan ng 80,000 per drum. So yun ang gagawin ninyo mga kababayan. Paggawa na kayo, mas early, mas maganda. So, approve naman yung design dito at ito na kami at aakyat na kami on board. Yan na nga ang kanyang design. Diba? So, siguro, no? Kung nahihirapan kayong dahil sa, no, sa phase out modernization, yung fiberglass pala, no? Is pwedeng abot na up to 30 years. Basta matibay yung paggagawa. At maayos. So, hindi ka lugi kung mag-invest ka sa fiberglass because hindi ka na magpalit ng palit ng mga anong tawag dyan, yung mga tapi. Mga yung mga plywood, yung side shell. Pintura ka na lang ng pintura during dry dock. So, para sa akin, mas suitable to yung ganitong kalaki. Kasi una, yung cost is medyo hindi mahal at saka exempted ka sa ibang regulation ni Marina, like sa requirement ng safety management system manual, kasi less than 50 gross tonnage, less than 50 yung passengers yung capacity. So yun lang, sana pagplanuhan nyo yung maigi kung bako kayo magpagawa ng mga ganito. Kailangan yung i-consult yung documentation process mula sa paggawa hanggang pagkatapos, o kayo kung ano yung dapat ihandaan nyo, ano bang mas akma na design, yung size at saka yun lahat na. So yun lang mga kababayan, sana may napulot kayong konting kalituhan sa video na to, and if you have more questions, just ask the comment Twitter below. See you again in the next video mga kababayan.